hearing laban kay Patricia Aragon Alferos para sa kasong frustrated murder. Mauna magpresenta sa korte ang prosecution sa pangunguna ni Attorney Kenneth Carpio at ang ayon lawyer na si Attorney Tessa Ramirez. Yael Vasquez po, nagulat. Nakaligtas ako sa pantatrito niyo sa akin. Natakasan ko ang kamatayan para lang makaganti sa inyo, Daniel at Red. Kaya humanda kayo. Everything is set for tomorrow's hearing. Andun din ako as the government's prosecutor. Pero ikaw ang magigiyan ng prosecution, Attorney Ramirez. Well, thank you, Attorney. Good luck na lang sa ating lahat at magkita na lang tayo sa korte bukas ng umaga? Yes. Okay, we'll go ahead. Thank you again. Thank you. Attorney Ramirez? Thank you, Attorney Carpio. Bukas na ang simula ng hearing. Hello? Hindi ngayon ang tamang oras para mawala ka sa focus. Hanapin ko yung taxi driver na sinasabi ni Stella Juliana. Okay. Akala ko ba hindi mo paniniwalaan yung babaeng yun? Nagulo na niyang isip ko. Hindi matatanggal sa utak ko mga bintang niya kay Red. Mahal ko ang anak ko. Kailangan mapatunayan ko nagsisinungaling si Stella. Let's go. Binabantayan ko yung bahay ni Stella. Hindi pa rin siya bumabalik. Wala rin ang may balita sa'yo, Daniel. Hindi rin namin siya maispatan. Naaalala mo ba ang babaeng ito? Ma'am, hindi ko po siya makakalimutan. Naging pasahero ko po ito. May pinasundan po sa kotse. Itong lalaking to. Ito ba yung pinasundan niya? Parang yan, ma'am eh. Nakita mo ba na hawak nitong lalaking ito, Ito po yung sinakay namin sa taxi na tumalumpo sa kotse. Pero nakita mo nga ba itong lalaking ito? At ito, isa pa itong lalaking to, nahawak ito. Hindi po, ma'am eh. Mabilis po yung takot ng kotse. At yung tinalunan nito. Ma'am, naalala ko na po. Pinuntahan po ako nitong lalaki na to. Tinatanong po ako kung saan ko po binaba yung lalaki at babae na ito at saka ito. Kaya po, naibagay ko po yung address. Bakit po, ma'am? May problema po ba? Sana po, huwag po ako masabit niya, ma'am. Naghahanap po lang po ako. Thank you, Charlie. Yes. At Yaya. Uy, meron ako.